Next in line naman natin itong 2016 Mitsubishi Montero Sport GLS Premium. 2016 to guys, pero 2017 ng May nabili ito ng may-ari. For yung kanyang last digit, so Tuesday din ng kanyang coding, Virgil Gray naman ang kulay ng isang ito. Makikita ninyo ang 2016 na GLS Premium, ganyan lang yung mugs. Ang kaiba, yan ang kaibahan niya doon sa 2017, two-tone na kasi yung mugs ng 2017. Pero ito makikita ninyo, kahit ganyan lang yung kanyang stock mugs, makikita nyo napakakinis yan. Wala yan kahit konting gutter mark. Ang gulong niya guys, makapal pa, mga nasa 70% tread life pa. Tapos pag inikutan ninyo ang Mitsubishi Montero Sport nito, napakakinis guys. Wala kayong makikitang scratch dyan, walang banggayan, wala yang dent, mga bossing. Tapos ito, sa GLS Premium, meron siyang signal light sa kanyang side mirror. Yung GLS lang, wala niyan. Tapos ito sa loob, syempre, ito, keyless entry na rin yan, kaya pag pinipindot nyo yan, nagla-lock and unlock yung inyong pintuan. Dito sa loob, pure leather ang GLS Premium. Lahat ng upuan yan, pure leather, ayan makikita ninyo. Tapos ito, electronically adjusted na rin yung kanyang upuan kasi nga GLS Premium siya. Another difference niya sa 2017 and 2018, yung lock button, yung lock and unlock. Sa 2016 kasi, ito lang yan. Pag magla-lock and unlock kayo, pipihitin nyo lang to. Pero sa 2017, meron lang. Yun lang ang difference niya. Makikita nyo, push start na rin yan. May powerful na rin yung kanyang side mirrors. Tapos, ito yung kanyang infotainment. Meron na rin yung navigation, syempre. Radio, Bluetooth, okay. Tapos, automatic transmission. Naka-electric parking brake yan. Meron rin yung kasamang dashcam, front and rear dashcam. Tapos, ito guys, mileage niya is only 35,000 kilometers. Yes guys, first own to. Yung may-ari kasi nito, marami silang sasakyan. Kaya kahit 2016 model lang to, 35,000 lang ang kanyang tinakbo. Ito yung scanner guys, oh, makikita ninyo. Odometer, and then okay natin yan. Makikita ninyo, yan, 35,073. 35,073. Meron din yung CASA records guys na magpapatunay na yan talaga ang kanyang mileage. Ayan. Nandito na rin yan sa kanyang CASA record. Ayan. Ayan. So maganda rin talaga. Ayan o. 35,000 ay susunod. 30,000 pa lang yung last, diba? Okay. So tapos, ayan, makikita ninyo napakakinis ng Mitsubishi Montero Sport na to. Another thing, dalawa rin yung kanyang susi. Mas mahal nga pala guys mag-duplicate ng susi sa Mitsubishi ha. Kaya kapag nawala ang susi niyan, alam ko ang mga nasa 40,000 yata ang pa-duplicate sa kanila. Pero ito, original na dalawa talaga ang susi niyan, okay? Tapos, ikuta natin yung Mitsubishi Montero Sport na to. Ito makikita ninyo, kahit dito napakakinis ng kanyang stock mags. Yung kanyang gulong is napakakapal pa. Ayan, interior, yun naman, napakakinis. Halos wala pang crack yung kanyang upuan. Pati third row seat niya guys, napakalinis. Pati rito sa loob. Ayan. Okay. Siyempre, Mitsubishi Montero Sport to. 7 seaters guys. So, kailangan nyo lang tupi yung upuan sa gitna. Ayan. Tapos ito, tutupi na tong mga upuan ninyo. Diba? Okay. Tapos meron na rin yung kasamang mating. Tapos sunshade kung gusto ninyo. Meron na rin saksaka ng cellphone charger dito. At ito, ano ba to? Ashtray ata ang tawag dyan. Yan. So, dito na rin yung kanyang mga tools, di ba? Okay. So, kompleto. Ayan yung kanyang early warning device. Tapos, kahit ikutan natin, napakakinis ng Mitsubishi Montero Sport na to. All stock pa yung kanyang pintura, guys. Wala pa yung nire-retouch kahit konti, mga bossing. So, para sa presyo naman ng 2017 acquired Mitsubishi Montero Sport na to, mga bossing, 1,100,000 po. 1,100,000, 1.1M po. Okay, negotiable pa naman po yun upon viewing na lang po, okay? 2016 Ford Everest Titanium 4x4 full option to, mga bossing. Ito yung 4x4 na naka sunroof kasi merong 2016 na lumabas na walang sunroof niyan, pero 4x4 din. Okay, so unahin na natin yung coding niya. Monday, 1 ang kanyang ending plate. Okay? Tapos dito, ito makikita ninyo, nakinis yung kanyang mugs, napakakapal ng kanyang off-road tires. Actually, all-terrain tires yan. Tapos, medyo marumi lang yung unit, pero makinis. Pag inikutan nyo guys, makinis, walang bangga, walang dents, walang scratches. Ayan, makapal pa pati dito. 3.2, 4x4 yan, ito.
Pakita natin yung interior. Ayan o, makikita ninyo, ultimo upuan ng driver, napakalinis, napakakinis. Naka power seat, gumagana yan, pareho. Ayan, adjusted. Makikita nyo, may sunroof. Buksan natin yung sunroof nya. Ayan, so medyo marumi lang yung kanyang sunroof. Magpasensyahan nyo na yung dumi. Pero yung dumi, matatanggal naman natin yan. Ang importante, maayos at nasa kondisyon yung unit. Ayan, 4x4. Ayan, makikita nyo, full option. Naka sunroof. Tapos eto, mileage niya is 71,000 kilometers. Legit, first owned po yan mga bossing. Ito yung kanyang infotainment. Merong parking assist, active parking assist. Siyempre yung traction control, differential locking, and then yung sa 4x4. Tapos eto rin yung terrain controls niya. Eto nga rin yung lift gate. Siyempre, full option. Pag pinindot ko yan, bubukas yung lift gate sa likod. Ayan, makikita nyo, bumubukas ng automatic. Ayan. Ayan, so sarado na rin natin yung kanyang pinto. Okay. Tapos eto, makikita ninyo, napakalinis ng kanyang upuan. Driver side pa lang yan mga bossing ha. Ito yung mismong upuan ng driver. Tingnan nyo naman, napakaayos pa. Napaka-condition, napakaganda ng kondisyon. Lahat ng electricals, electronics, gumagana. Side mirrors, mga bintana. May auto-fold na rin yan. Ayan, may auto-fold. Okay. Tapos dito, second row. Tingnan nyo naman na second row guys. Napakalinis, meron na rin siyang mating oh. Napakalinis. Meron na rin saksakan ng 220 volts dyan. Meron cigarette lighter socket dito. May sariling controls ng aircon ng inyong mga pasahero. Tapos, ang kagandahan sa Ford Everest, syempre lahat ng pinto may lock and unlock button. Okay? Ayan. So, syempre dahil full option nga ito, automatic din yung kanyang pinto. Ayan. Pinipress lang. Tapos dito, third row seat niya, automatic din. Ayan, gumagana lahat guys. Na-testing ko na yan kanina. Na-scan na rin natin at walang problema. Okay, so malinis na malinis kahit dito sa likod guys. So pati yung kanyang third row, napakalinis ng kanyang interior. Halos walang gas-gas, walang dirt, walang scratches. Ayan, napakaayos, diba? 4x4, sa naghahanap ng 4x4 dyan. Ultimo pass, ano? Reserve tire. Ayan, makikita nyo, napakakapal pa ng reserve tire niya. Kahit yung gulong dito sa likod guys, so makikita nyo ang kakapal pa. Ito yung kanyang pangatlong gulong. Reserve tire, maayos. Sarado na natin. Ayan, automatic. Yung pinto. Tapos ito, yung kanyang pang-apat na gulong guys. So makakapal lahat guys. Okay, so ayos na ayos. Kahit dito, tignan nyo. Oh. Malinis na malinis itong Ford Everest na to. Ayan. 3.2. Ayan, okay. So kompleto. Ang documents ito, all original yung mga documents, ORCR. Okay, sa mga mayiging interested dito sa Ford Everest Titanium na to mga bossing, asking price is 1.1M pero negotiable pa po. 2022 Fortuner Q. Okay, sa mga interested na bilhin itong Fortuner Q na to bago ko ipakita yung total specs niya, kung ilan na yung mileage niya, tsaka yung presyo, kontakin nyo ako sa cellphone number na nakikita nyo dyan sa inyong screen sa mga interested na i-view ito. Located nga pala, guys, ito sa Tandang Sora, Quezon City. Malapit lang, Luzon Avenue lang. Okay, so, simulan na natin guys, 2022 Fortuner Q. Q variant na to mga boss, ha? Top of the line variant. Siya nga pala, unahin ko na. Dito, 360 camera to. Meron na rito. Isa. Ayan. Tapos meron pa rito. Dalawang side mirrors meron. Kaya 360. Tapos itong nandito sa likod. Ito ngayon guys, yung kanyang pang-apat na camera. Kaya tinawag na 360 degrees camera. Okay? So dito tayo guys. Ito nga pala, since Fortuner Q na to, keyless entry na rin. So mapapansin ninyo, yung kanyang mga remote, meron na rin pindutan dito. Ayan, nakalock. Tapos pwede nyo rin yung pindutin ulit para naman mag-unlock. Hindi nyo na kailangan laging gamitin yung remote. Tapos ito, makikita ninyo yung loob. Ayan. Pure leather. Tapos yung kanyang upuan is electronic controlled na. Ayan. So ito, gagana lang pala to kapag ka naka-on yung ignition switch. Wait lang. Pakita natin. Tapos ito guys, oh, push start na siya. Pakita nyo mo mami. Ayan, naka-push start na siya. And take note guys, paano ko ba ipapakita yung kanyang mileage? Pasok tayo. Yung kanyang mileage, kailangan ko isarado yung pinto. Ayan.
Tapos start natin yung engine. Tapos pakita ko sa inyo yung mileage niya. Yan. Wait lang ha, naglo-loading pa. 11,000 pa lang yung kanyang tinatakbo, guys. 11,458 kilometers. First own to, guys. Yung kausap natin dito is si Sir Russell. Siya yung mismong may-ari. First owner siya. Tapos yung kanyang side mirrors, power pulled. Yan. Tapos, syempre, naka-paddle shifters na rin itong kanyang manibela. Ayan. Sa Fortuner, yung paddle shifters niya nakakabit sa mismong manibela, kaya umiikot. Kasabay na umiikot yung paddle shifters niya. Tapos dito, pasok ka mami sa loob. Ito nga pala mga boss yung kanyang infotainment. Kapag gusto niyo makita, kagaya kanina pinakita ko yung 360 cameras, may pinipindot dito. May pinipindot sa part na to, guys. Ito. Ayan, nakikita nyo yan. Yung view camera na yan, pag pinindot nyo, ayan o. Makikita nyo ngayon kung ano yung mga nakukuhanan ng camera niya. So, naka 360 na siya. Ito yung front view natin. Tapos, ito ngayon guys, yung 360 image. Makikita nyo, ito yung kotse, tapos yung paligid niya. All corners yan. Tapos, pwede nyo pindutin ulit. Makikita nyo naman yung side. Okay, so yung gutter, kitang-kita nyo rito. So, yan yung kagandahan ng kanyang infotainment. Tapos, yung kanyang finish dito sa loob, pinag-combination ng leather finish tsaka ng wood finish. Pero makikita ninyo, ito pang isa. Sa Fortuner, kagandahan, itong part na to, pwede nyo gawing palamigan ng inumin. May air vent yan, so pwede kayo mag-aircon, tapos yung inumin nyo lalamig na rito. Hindi nga lang kasing lamig ng sa freezer, pero at least malamig pa rin siyang inumin. Okay, tapos ito, automatic transmission. Ayan. Tapos ito yung kanyang mga climate controls, okay? Tapos ito, lagay ng baso, lagay ng barya. Ayan. Tapos, ito pa. Ayan. So, makikita ninyo, dito ba sa gilid? Power na rin. Ay, yes, power na rin pala rito sa gilid. So, ito guys, yung kanyang upuan, bukod sa pure leather, lahat yan, yung kanyang power seats, naka-power seats na rin to guys. Wait lang, turn on lang natin. Ayan, turn on lang natin. Ayan o. So, yung Fortuner pala, kailangan naka-turn on yung ignition switch para gumana yung mga power seats niya. Dito sa Fortuner Q, hindi lang yung driver side ang naka-power seats, pati yung passenger side, okay? Tapos, eto. Sir, yung likod mo, sir, naka-ano, diba? Likod, pwede bumukas. Paano siya pinubuksan? Pinipindot? Tagal. Ah, matagal. Ayan, guys. So, dito sa likod, naka-power tailgate na rin yan. May switch dun sa loob na pinindot ko, pero meron din siyang sariling switch dito. Ayan. Fortuner Q. Ayan. Ayan. Tapos eto guys, pakita ko rin sa inyo yung loob. Ayan. Pure leather. Tapos naka-deep dish matting na. Hindi ko alam kung kasama na talaga to. Siguro kasama na yan. Yung deep dish matting na yan. Meron na rin siyang cellphone charger dito para sa pasahero. Yan, tsaka ayun. Oh, diba? Ang ganda na ng ano, Fortuner Q. Ito na yung top of the line talaga. Pinaka, mas mataas na lang yata rito yung TRD. O yung ngayon 2023, yung GRS na tinatawag. Tapos dalawa pa daw yung kanyang remote. Ito guys, makikita nyo yung kanyang gulong. Mags pa lang. Makinis na. Tapos yung kanyang gulong, dahil 11,000 pa lang yung kanyang tinatakbo, almost mga 90% pa yung tread life nito. Ayan. Tapos wala siyang, ano eh, wala siyang issues, wala siyang bangga, wala siyang damage. Okay, so ito, all stock. All stock pa, tapos naka all power na rin. Okay? Ngayon, sa mga magtatanong naman pala, magkano daw binibenta ni Bossing itong Fortuner Q na to? Ang asking price niya rito is 1.9M pero negotiable pa naman. So unahin na natin guys, syempre yung kanyang coding, which is Tuesday. Number 3 yung kanyang coding. Ito, ikutan muna natin yung kanyang unit. Ayan. So ito, makikita ninyo, yung kanyang mags is merong mga little gutter marks kagaya niya. Pero yung gulong niya napakakapal pa. This is still siguro mga nasa 90% tread life pa itong gulong na to. Ayan, so ikutin natin ang Gilit Urban Okavango Urban Plus is already a mild hybrid. Ayan, 48 volts EMS na yan. Tapos naka 360 camera na yan. Kaya yung kanyang mga side mirrors merong camera, isa dyan. Merong isa rito. Yung another camera, tsaka syempre dito sa rear. Ayan.
dito sa rear, naka power lift gate na yan, so kailangan nyo na lang itong pindutin. Yan. Okay. Tapos ang Giglio Cabango is of course 7 seaters. Ayan. Tapos makikita ninyo pure leather na yung kanyang mga upuan. Ayan, 7 seaters. Tapos dito sa third row seat ninyo, syempre yung mga passenger ninyo meron ng air condition, so hindi na sila maiinitan. Tapos spacious, kahit na nakatayo itong ating third row seat, spacious yung kanyang likuran, so maraming mailalagay rin dito. Okay. Tapos kapag ibababa, syempre yung kanyang lift gate. Ayan. Okay. So dito naman tayo ngayon sa loob. Silipin natin. Second row seat niya, ito makikita ninyo. Meron rin sariling controls yung mga passenger ninyo sa second row. Tapos touchscreen na yan. Touchscreen na yan. Wait lang, on lang muna natin para makita ninyo. Ayan. Siya nga pala, si Giglio Cabango is naka keyless entry na. So, hindi nyo na kailangan laging pinipindot yung remote. Ito lang guys, pag maglalak siya, makikita ninyo. Ayan. So dito sa loob makikita ninyo, ayan. Pure leather seat 'yan, tapos yung kanyang upuan nas naka-electronic adjuster na, ayan. Electronic adjustment, hindi lang sa driver, pati yung nasa passenger na 'yon is electronic adjustment. Tapos ito nga pala yung kanyang remote. Keyless entry na 'to, tapos syempre push start. Ayan, oh, naka-push start na siya, apakan niyo na lang yung brake. Start na siya. And then ayan. Makikita niyo ngayon, ang kanyang mileage is 12,317. Tapos, ito yung kanyang infotainment. Napakaganda. Para na siyang tablet. Ayan. So, marami na rin siyang magagawa. Nakakapag Netflix dito. Pwede kayong mag-YouTube. Pwedeng Opera browser. QD link. Yung ililink yung cellphone ninyo. Pwede rin dyan. Tapos, ito yung kanyang... Tapos guys, ito yung ngayon yung kanyang climate control. Ayan. Okay. Makikita ninyo, pwede nyo kontrolin yung aircon dito sa taas. Ay, sa baba. Pwede nyo rin kapag lumabas dito, pwede nyo rin itong... Ayan. So, touchscreen na yung pag-a-adjust ng fan speed, pati yung temperature. Pwede. Ayan, oh. Okay. Tapos, ito yung kanyang center console. Makikita ninyo yung kanyang cambio. Wala na yung definite position. Pag mag-change gear kayo, kagaya niya, nasa park tayo, kailangan nyo lang i-press dito, tapos hilahin nyo lang pababa, babalik sa dati niyang position, pero naka-drive na kayo, ayun o, no, naka-drive. Tapos, electric parking brake, meron na rin siyang auto hold, meron siyang hill descent assist, eco mode, comfort, and then sports mode, meron siyang traction control, at eto, 360 camera. Ayan. Ayan yung 360 camera kanina. Pwede nyong baguhin yan. Ayan. Tapos, ikot-ikot. Ayan. So, 360 image yan. Ito nga pala guys, syempre Urban Plus na to. So, merong sunroof. Pwede nyong buksan lang yung curtain. I don't know kung curtain ang tawag nyo dyan. Tapos, pwede naman, syempre, bubuksan nyo talaga yung sunroof. Ayan. Okay. Tapos, ito yung loob. Tapos, ito yung pinapakita ko sa inyo kanina. Ang mga passengers ninyo, pwedeng may sarili ng controls dito. Tapos touchscreen na yan guys. So ayan o. Oh, diba? Touchscreen. Tapos ang ganda ng kanyang LCD display. Pwede nilang lakasan yung kanilang aircon. Pwede lang hinaan. Depende sa kanilang gusto. Ayan. Okay. So sarado muna natin yung sunroof. Ayan. Ayos. Okay. So ito, nakita nyo na yung kanyang mileage. 12,317. Dalawa pa yung kanyang remote. Tapos nga pala, siyempre, 5-year CASA warranty. Ito dahil brand new ito, nabili nung may-ari. Tapos cash, 5-year CASA warranty. Ito, under warranty pa to ng CASA. Tapos ito yung kanyang power window controls. Ayan, lahat ng window, siyempre, naka-power na. Meron na ring lock and unlock dito. Tapos, syempre, pwede na ring mag-fold yung ating mga side mirrors. Pwedeng-pwede na yung mag-fold. Kapag nag-lock kayo ng pinto, nag-fold na yan. Yan. Tapos dito, pwede nyo na ring buksan yung pinto dun sa tailgate ninyo. Ayan, pipindutin nyo lang yung button na to. Bubukas na yung tailgate ninyo. Ayan. Okay. Hindi nyo na kailangan pumunta doon para buksan yung tailgate. Tapos, pindutin nyo lang ulit. Sasarado na yung tailgate na yan. Yan. O, diba?
Okay. Tapos ito, yan, meron na rin siyang libreng dashcam from DDPi. High quality dashcam na yan, guys. Tapos, tapos itong si Giulio Cabango, guys, meron niyang feature na pwede niyong start yung makina gamit lang yung remote. Lock nyo lang, wait lang. Ayan. Tapos itong si Giulio Cabango, guys, meron niyang feature na pwede niyong start yung makina gamit lang yung remote. Ayan, makikita ninyo, naka-off yung ating makina, naka-off yung ating ignition switch. Sarado muna natin. Ayan, tapos lock. Ayan. Para ma-start nyo yan, guys, ang kailangan lang namang gawin, pindutin nyo yung lock, tapos itong icon na to, didiinan nyo lang para mag-start. Tignan natin. Ayan, makikita ninyo, umilaw yung DRL niya, tapos eto. Patahimik yung makina kasi ni ano eh, ni Okabango, kaya hindi nyo masabi kung umaandar nga yung makina niya. Pero eto, pakita ko sa inyo. Ayan o, nag-on na siya. Ayan, nakikita nyo, gumagana yung RPM. Tapos eto, nakabukas na rin yung aircon. Kaya kapag nabilad sa arawan itong sasakyan ninyo, madali na lang. Hindi nyo na kailangan pumasok pa rito para palamigin yung loob ng sasakyan, di ba? Tapos eto, may papakita pa ako another feature ni Okabango. Yung mga nakakalimot lagi, yung mahiling magbukas ng bintana tapos nakakalimutang isara, hindi nyo na po problemahin yon. Kasi nga si Okabango, meron siyang auto window close. Kapag ka nag-lock kayo, makikita nyo nakabukas yung mga bintana. Pag nilock nyo yan, nakikita nyo sumarado lahat ng bintana natin. So hindi nyo na makakalimutan, di ba? Hindi na kayo mag-aalala na baka naiwanan yung bukas yung bintana ng inyong sasakyan. Okay? Tapos, syempre, hindi naman pwedeng puro feature lang ni Okabango yung pinakita ko. Itatanong nyo rin kung magkano yung presyo, di ba? Ulitin nyo, guys, this is a 2022 Geely Okabango Urban Plus. Ito na yung top of the line variant. Ang brand new price niyan ngayon, kung di ako nagkakamali, mga nasa 1.7M plus pa. Pero ito is binibenta for only 1,348,000. Cheapest in the market ito ngayon, mga bossing. So, mga may interested, kontakin nyo lang ako sa cellphone number na nakikita nyo dyan sa inyong screen, mga boss. For viewing, located lang po yan sa Tandang Sora, Quezon City. Maraming salamat, guys, sa inyong panonood. At wait ko na lang po yung mga mag-i-inquire po. Salamat po. Ito, guys, yung binibenta natin, 2015 Toyota Corolla Altis G. G variant ito, mga bossing. Makikita nyo naman, coding niya is Wednesday. Ito is owner seller ang mismong nagbebenta. Ayan, makikita ninyo yung kanyang tires. Medyo makapal pa. Siguro mga nasa ano pa to. 70% tread life. Tapos Yokohama tires naman. Pagpasensyahan nyo na, medyo maulan eh. Kaya hindi natin masyadong makita. Pero ayan, mapapansin nyo naman kung may gas-gas or merong dent yung sasakyan. Makinis naman siya. Ayan o, makinis naman siya. Ayan. Altis G. Ayan o. 2015 model. NCR lang to, mga bossing. Ayan. Kulay black. Tapos, syempre, hawak na ng may-ari yung original documents nito. Silipin natin dito sa loob. Ito yung kanyang interior. Mapapansin ninyo, naka leather seat cover, pero originally, fabric lang ito. Pero ang ganda ng kanyang upuan. TRD, may headrest pillow. Tapos, mileage niya is only 47,000 kilometers pa lang, guys. Okay? Owner seller po ito, mga bossing. Tapos naka power adjustment na yung kanyang side mirror. Siyempre naka power windows. May auto lock function, lock and unlock. May window locks, okay? Tapos ito, Altis G. Maganda yung interior ng Altis G, guys. Ito makikita ninyo, yung combination ng leather and plastic trims. Tapos ito parang carbon finish pa, diba? Tapos ito yung kanyang infotainment. Ito yung kanyang climate control. Meron na rin charging port dito. Tapos ito, manual transmission. Ito yung Altis G na to. Makikita nyo, ayan o. Ang ganda ng kanyang loob. Naka full set na ng seat cover. Tapos naka deep dish matting na rin. Ayan o, ang ganda ng deep dish matting niya. Specially made to for Corolla Altis. Ayan. Ganda nito. Ayan o, pati dito sa likod, naka deep dish matting na rin yan, guys. Tapos meron na rin siyang dashcam.
may dashcam na rin. Kung di ako nagkakamali, high quality dashcam to ng DDPI. Ayan o, may libre na rin dashcam yan mga bossing. Tapos eto naman guys, yung kanyang trunk, naka ano rin, deep dish mat din. Tapos ito yung kanyang reserve tire. Mags din yung kanyang reserve o. Iba kasing ganito, naka ano lang eh, naka steel rims. Tapos yung mags niya, makapal pa rin. Para mga nasa 90% tread life pa nga to. Complete na rin yan with jack, tapos mga tools. Yan. Ayos. Marinis pa itong Corolla Altis na to mga bossing. Yan. Yan. Okay. Pakita na rin namin sa inyo guys yung makina nito. This is a 1.6 liter gasoline engine 4 cylinder. Ayan, makikita nyo yung kanyang makina 1ZRFE. Okay, tapos kapapalit lang din ng battery nito 2 months ago. Kaya hindi nyo pa kailangan magpalit ng battery. Ayan, tapos makikita nyo pati yung kanyang headlight. Napalitan na daw yan, naka projector headlight na yan. Pati yung kanyang fog lamps. Yan. Ayos. So ito mga boss, bali ang asking price ni Sir Gerard para sa 2015 Corolla Altis G manual transmission na to is 510,000. Negotiable pa naman po yon, pero negotiable upon viewing.